Hello mga kagulay, sa magandang umaga, tanghali, hapon. Meron na naman po akong video dito patungkol sa mga nirerektang pamatay damo. So meron pa ako ipapakilala sa inyo, sana po masubukan nyo to at sana po makatulong Pero po ako. Pero bago tayo magsimula, dapat po tapusin natin itong video na to para po malaman natin kung paano natin magagamit ang pamatay damo na to. Marami nagtatanong sa akin, paano nga daw kung wala silang mabiling silik? Ano nga ba ang pwede nating ipartner o pwede natin bilhin na iba kung wala ang silik na ating hinahanap? Makikita nyo sa video na to, ito po yung pamatay damo na aking irekomenda sa inyo na pwede natin gamitin sa ating mga gulay. Isa po itong pamatay damo na aking nirerekta dito sa aming silihan. So makikita nyo, ang silihan namin medyo maliliit ta, pero nirerektaan ko siya ng pamatay Ayan, damo. So meron, yan po ang aking isi-share ngayon at papaliwanag sa inyo kung bakit gusto kong i-share sa inyo at malaman paano kaya kung wala kayong mabiling silik herbicide. So meron po tayong isang option na pwede natin bilhin at katulad pa rin ng select ang kanyang epekto at syempre yung kanyang AI. I-review natin niya mamaya at syempre halungkatin pa natin yung ibang detalye nitong laso na to. Tapusin niyo lang po itong video na to para po malaman po natin kung paano natin magagamit ito sa ating mga gulayan. So yun mga kagulay, samahan niyo lang po ako. At syempre sa mga baguhan natin, huwag niyo kalimutang i-subscribe at i-click yung bell button para ma-update ko kayo sa mga bago kong video may upload. So yun mga kagulay, intro muna tayo. So ayun mga kagulay, ito na nga yung aking sinasabing pamatay damo na pwede nating erekta sa ating mga gulay. So ito po ay kahalintulad po ng select herbicide. So kung natatandaan nyo mga kagulay kung ano po ang tinatarget na damo, ito po yung karaniwan po ay carabao grass. So ito po yung kalamitan namin inisprehan dito kapag kami ay gumamit, pagka makapal po ang carabao grass sa aming mga gulay. So ngayon mga kagulay, alamin natin kung ano nga ba ang AI nitong mga herbicide na ito katulad ng select at glitodine. Ang AI nitong mga pamatay damo na to ay yung glitodine. So ano nga ba ang glitodine? Ang glitodine 2 ay isang selective post-emergence herbicide na ginagamit upang kontrolin ang tao ng pagmatagalang kadamo sa iba't ibang uri ng malawak na pananim na dahon. Kung mapansin nyo nga mga kagulay dito, yung sinasabi niyang malawak pananim ng mga dahon ay yun po yung sinasabi kung pwede po siyang erekta sa ating mga gulay. So meron po siyang hindi siya pwedeng applyan nitong pamatay damo na to katulad ng select at glitodine. Ito po yung matutulis ang dahon. So ito pong glitodine at ng select ay pwede po sa mga bilog ang dahon o malalaki ang dahon. So ngayon nga mga kagulay, idadagdag informasyon ko na rin po itong aking konting kaalaman sa paggamit. Glitodine 24 easy systemic herbicide 500 ml, systemic para sa pagkontrol ng mga damo sa mga patlang ng sibuyas. So ito pong glitodine na to ay pwede rin po sa mga sibuyas. So ito po kasing glitodine at yung select po ay pang sibuyas po talaga. Ang glitodine 24 EC ay isang systemic herbicide na hinihigop at nililipat mula sa ginagamot ng mga dahon patungo sa root system at lumalaking bahagi ng halaman. Pinipigilan ng glitodine ang pagbuo ng mga lipid sa madaling kapitan ng mga damo na nagre-resulta sa pagkamatay ng mga damo. So ibig sabihin po nito mga kagulay, ito po kasi ay systemic, kaya nga hanggang ilalim may epekto po pagka ito po ang ating ginamit sa ating mga damo na nakikita natin. Kaya ito po yung aking ini-spray dito sa aking mga sili. So ito pong sili po na to ay medyo bata pa ho ito. Pero marami pong salampak na tumutubo, kaya nga inaagapan namin to para hindi po matabunan at mahirap po magpadamo o mas malaki po ang gastos. So yung mga kagulay, pag-usapan naman natin kung magkano ang kalahating litro o 500 ml nitong glitodine. So ang presyo po nito mga kagulay ay 1,000 pesos po kada kalahating litro ng glitodine. Ayan, so pwede na po natin gamitin yan sa ating mga gulay. Ngayon po, papakita ko naman po sa inyo kung paano siya timplahin sa 20 liters po na sprayer para po may idea kayo kung paano siyang gamitin sa ating mga gulay. So yung mga kagulay, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano po magtimpla nitong glitodine sa ating 20 liters na sprayer. So ngayon po ay magtitimpla po tayo dito ng 40 ml kada 20 liters po na sprayer. Pwede na natin i-spray sa ating mga gulay kahit hindi na natin iiwas sa mismong padabo. Ito po ay napakaganda at napaka-effective. So, yun lang po ang solusyon nung kahit ano pong i-spray natin. Wag lang siya sa mga matutulis ang dahon. At yun na nga mga kagulay, maraming salamat din ako sa itong video na to. Sana po nakatulong po ito yung aking pag-share nitong pamatay damo na pwede natin erekta sa ating mga gulay. Sana po subaybayan nyo pa rin po yung aming sili at sa mga tanim namin na mga bago. At syempre abangan nyo pa rin po yung ibang video ko at i-follow nyo rin po sa aking Facebook page na Elmar TV Buhay. Tumahan na rin po kayo sa samahan na magtatalong dito sa Nevisia. So yun mga kagulay, maraming salamat. At syempre bago matapos itong video na to, ako po
ay isa po ang magsasakat. Hindi po ako technician. Hindi po ako nagpo-promote ng mga lason, kundi ito po ay aming ginagamit sa aming mga gulay. So ito po yung actual video ko na pag-i-spray ng Gletodi na pamatay na muna rekta sa aming mga silihan. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it.